So yun, so kamusta mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking muting channel. So mga kababayan, no, lalong umiinit po talaga yung bangayan nga po ni Juan Ponce Enrile at saka ni Governor Mamba, si Black Sand Mamba. Actually, matagal na tong alitan na to, 2019 pa lang ata or 2020. At nag-file nga po ng case itong si Enrile ng cyber libel nga po dito nga po kay Governor Mamba noong 2020 dahil nga tinawag nga ni Governor Mamba itong si Enrile na plunderer at saka mamamatay tao. Well, on that time, ang problema dito, hindi na kasi government official or hindi na senador si Enrile. Private citizen na siya nun. So, malaki po yung chance talaga na mag-proceed po yung kaso. At ngayon nga po, nung nakarang araw, ay nagbayad na po ng piyansa. Nagbayad na po ng piyansa itong si Governor Mamba kasi nga, makukulong. Makukulong kasi siya. Well, mga kababayan, sa hindi lang po nakakakilala dito kay Governor Mamba na to, siya po yung governor ng Cagayan na against at ayaw at sobrang vocal niya nga po para kundinahin itong EDCA. At ngayon nga po, dahil nga po sa pagre-research po natin dito po sa ating munting channel, nalaman po natin na si Governor Mamba po pala ay involved dyan nga daw po sa black sand mining nga po na nangyayari nga po dyan sa Cagayan. At yung mga namimina nga po na black sand nga po ay pinamimigay. Pinamimigay sa China. Kayo ba naniniwala ba kayo doon na yung black sand na nakukuha nga po ng dredging company diyan nga po sa Cagayan, na ang promotor nga po ay si Black Sand Mamba, si Governor Mamba, ay libre, binibigay ng libre? Well, actually na content ko na to, pero ito panoorin niyo na lang to ng saglit. Itinanggi ni Cagayan Governor Manuel Mamba na may nangyayaring black sand mining sa Cagayan River sa gitayan ng kumakalat na post sa Facebook na ipinamimigay dumano ng local government unit ang buhangin sa mga Chino para magamit nila ito sa pagtatayo ng runway ng Hong Kong Airport. Ayon kay Governor Mamba, totoong may dredging sa Cagayan River pero ito'y para palalimin ang ilog. Nahihirapan na raw kasi ang mga barkong nagdadala ng mga produkto sa probinsya. Matagal na rin daw plano ang pag-dredge ng Cagayan River. Ang problema, hindi raw nila alam kung saan itatambak ang makukuhang buhangin. Kaya nag-alok daw ang Chinese company na Pacific Incorporated na gawin ng libre ang dredging. Kapalit nito, susuriin nila ang buhangin kung pwede itong gamitin sa restoration project sa Hong Kong Airport. Gip pa ni Mamba, 30% lang ang miniminang black magnetite ore sa Apari. Kaya imposible raw na magkaroon ng black sand mining sa lugar. Ah, di ba? Oh, sino niloko mo Black Sand Mamba na libre? Binigay mo ng libre? Wala kang kinita? Oh, ito nga mga kababayan, no. So dahil nga po dito, so balikan nga po natin yung kaso nga po ni Enrile dito nga po kay Governor Mamba. So ito, nabasa ko to dito sa politico.ph, yung sabi dito, Cagayan Governor Manuel Mamba post bail versus cyber libel raps. So ayan, di ba? So basahin lang natin yung medyo sa ibabaw, no. So ang sabi dito, Cagayan Province Governor Manuel Mamba posted his bail after he was issued a warrant of arrest of cyber libel filed by Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. On Friday, April 28, the Politico along with co-accused Rogelio Sending Jr. posted bail at the Tuguegarao Regional Trial Court Branch 3 with Judge Maribic Kakatian Beltran. So ang kwento po kasi nito mga kababayan, I think sa Bombo Radio ito eh. O ano, ang alam ko co-host or naging guest ata si Governor Mamba dyan nga po sa Bombo Radio, na kasama nga itong si Rogelio Sending Jr. At dito nga nila binanat-banatan si Juan Ponce Enrile na plunderer daw at magnanakaw at saka mamamatay tao. Well, kung government official pa si Enrile nun, so posibleng babasura yung kaso. Yun nga lang po, private citizen na nga po si Enrile nung panahon na yon. At saka ito nga mga kababayan, no, nakakuha tayo ng copy. So ito pakita ko sa inyo, no. Ito galing ito sa National Capital Region Regional Trial Court Branch 148 Makati City. So yung case number nito, ayan, RMKT 20-02503CR. So dito malinaw dito, no, na Manuel Mamba and Rogie Sending. So basahin lang po natin kasi nga po nakakatuwa nga po na merong warrant. Meron pong warrant of arrest. Si Governor Black Sand Mamba. So ito ang sabi dito, no. Okay. You are hereby
commanded to arrest Manuel N. Mamba, who is said to be at Office of the Governor, Cagayan Provincial Capital, Tuguegarao City, Cagayan, and who stands charged before me of the crime of libel under Article 353 and 355 of the Revised Penal Code in relation to Section 4C of Republic Act 10175, so cyber libel nga to, and to bring him before me as soon as possible to be dealt according to the law. The bail recommended for accused temporary liberty is fixed at 48,000 pesos. So, maliit lang naman. 48,000 pesos lang naman. So, ang punto kasi dito, mga kababayan, kaya nga po nagkaroon ng warrant of arrest itong si Governor Blacksand Mamba, kasi nga po, merong probable cause. Ganun lang po kasimple yun. Kasi nga po, nagkakalat po kasi ngayon ng fake news itong kampo ni Governor Mamba na nabasura nga daw yung kaso. Actually, hindi ganun yun. Bakit ka pinagpiyansa kung mababasura yung kaso? It doesn't make sense. Niloloko nyo yung mga tao. Ikaw talaga, Governor Mamba, yung mga tauhan mo, mga tanga din eh. Hindi nga, di ba? Kaya nga pinagpapayansa kasi nga po yung cybercrime nga po, yung cyber libel nga po, is available po yan. So habang nililitis po yung kaso, kailangan mo magpiyansa para hindi ka manatiling nakakulong. Ganun po yun. Yun nga lang po, yung pinagkakalat nga po kasi ng mga tauhan nga po ni Governor Mamba, na basura daw po yung kaso, kaya nga pinagpiyansa. Actually, hindi ganun yun. Ikaw talaga, Governor Mamba, tanga ka din eh. So mga ka-streetways, no, dahil nga po sa patuloy nga po na bangayan nga po ni Governor Mamba at saka nga po ni Juan Ponce Enrile, mukhang hindi pa rin po talaga tumitigil itong si Governor Mamba. At patuloy pa rin po talaga yung pagbanat niya nga po kay Juan Ponce Enrile. Well, sino ba kakampihan ko dito? Actually, pagdating sa EDCA, syempre kakampihan ko dito si Juan Ponce Enrile. Kasi nga po, nililinaw ko lang po mga ka-streetwise, tayo po talaga dito, sa munti po nating channel, tayo po ay pro-EDCA. At ito nga po, no, dahil nga po sa patuloy nga po na bangayan nga po ni Juan Ponce Enrile at saka ni Governor Mamba, hindi pa rin po tumitigil itong si Blacksand Mamba sa kakabanat nga po kay Juan Ponce Enrile. So ito, panoorin natin, ha. I will describe Enrile sa inyo, no? Sige po. As per description of the inquirer. Mm-hmm. This was the description of the inquirer. He is a utilitarian, he is unprincipled, and he is an opportunist. Yan po ang description ng inquirer sa kanya. You look at the columns of inquirer. No? Hindi na ho ako yun. And I will tell you, totoo po yun. He doesn't stand for anything. He doesn't stand for justice. He doesn't stand for rule of law. He doesn't stand for good governance. He doesn't stand for love of country and nationalism. Mm-hmm. He is just for himself and he's a plunderer. Tell him that galing sa akin. Oh, yan, di ba? Oh, kapal ng mukha. So, prove it to the court. Patunayan mo sa court yung ginagawa mo. So, ewan ko ba? Actually, kasi mga streetwise, no, yung medyo nakakaasar lang po kasi dito, ang lakas ng loob na magsalita nga po ni Governor Mamba tungkol nga po dito kay Juan Ponce Enrile. Pero ang punto kasi dito, bago ka magbato ng putek sa ibang tao, dapat siguraduhin mo muna na malinis ka rin bilang isang politician. Diba ang sinasabi mo na plunderer nga po si Juan Ponce Enrile? Well, ang alam ko, ongoing pa rin yung kaso niya kay Napoles eh. Ayun ang pagkakaalam ko eh. Pero ang punto nga dito, mga kababayan, meron din po kasing issue itong si Governor Mamba pagdating nga po dito sa black sand mining na pinamimigay niya nga daw po ng libre. Tanga talaga. Hindi nga seryoso, di ba? Sinong tangang maniniwala na magpo-provide ng libreng serbisyo ang China at walang bayad at libre? Sinong tanga? Sinong gago? Kahit nga siguro grade 1, may isip na niloloko lang tayo ni Governor Mamba doon. So, yun nga po yung pinakapunto ko nga dito. Ang lakas nga po ng loob na magbanggit nga po ni Governor Mamba na kung ano-ano dito kay Juan Ponce Enrile. Pero in the first place, siya rin naman po pala ay may issue din po pala pagdating nga po niya sa black sand mining po na yan. At isa po yun sa mga reason kung bakit nga po ayaw niya sa EDCA. Kung bakit nga po tutol itong si Governor Mamba sa EDCA, dahil nga once na pumasok nga po at mapalawig nga po ang EDCA dyan nga po sa Ilocos at saka sa Cagayan, eh masisilip po talaga yung pinagkakakitaan, yung negosyo, yung illegal na gawain, yung black sand mining nga po na yan, na ang backer po talaga dyan ay si Governor Mamba. Oh.
O, so okay po mga ka-streetwise, no? Ano po masasabi nyo nga po dito? Dito nga po sa pagbayad nga po ng bail ni Governor Mamba dahil nga po sa kaso sa kanya ni Juan Ponce Enrile na cyber libel. So kayo ba, naniniwala ba kayo na libre yung serbisyo ng China para nga po mag-dredge dito po sa Pilipinas, especially nga po dyan sa Cagayan at saka sa Ilocos? Naniniwala ba kayo kay Governor Mamba? So, pakicomment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, gusto ko rin po may natututunan po sa mga comments po ninyo. So, hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takeru Miyamoto. Bye-bye!